kasi yung ang launching film kasi ni Chloe is with Marco Gomez, and sa last part ng scene pinutol din niya ang ari ni Marco. So pangalawang beses na ni Chloe na pumutol ng ari. Nung nabasa mo ba yung script, hindi ka ba nagmulang isip na, eto na naman ako, puputo na naman ako ng titi, and same ari ang puputulin ko. Yung totoo po, nung nabasa ko po yung pagka nabigay po sa akin ng script, ano po, na-excite po ako agad. Sabi ko, yes, ikaw ulit. Lagot ka. Lagot ka sa akin. Yun po. Tapos nag-enjoy po kasi ako po nananakit. Kung natin yung reaction naman ni Marco, how was it na for the second time pinutulang kayo naman yun, no? Well, Chloe. Nung una binasa ko yung script, parang okay. Tapos yung pinaka-last part, ay naku po. flashback na naman. Kaya sabi ko, wow. Talagang may something kami ni Chloe, no? Alam mo na kung ano mangyayari. Chloe, anong feeling na reunion movie nyo ni Marco at pinutulan mo siya ulit? Hindi kaya katakutan ka ng mga lalaki? Alam niyo po, sa totoo lang, ang dami na nagsasabi sa akin ng ganyan. Ang hirap ko daw maging girlfriend. O, hindi naman sa ganun. Mabait po ako. Opo, yun ba yung sinasabi? Hala, ano kaya ulit gagawin ni Chloe? Kasi nagtali na siya, pumatay na siya, nagputol na, tapos eto po ngayon, nagputol na, nagtali pa, o sangkap pa. Feeling ko wala na talaga, wala na to. Pero yun, sobrang saya ko na naka-work ko po si Kuya Marco. Ah, Kuya. Ni Kuya Marco. And ano, magaan, sobrang gaan na po nung ano namin kasi kumbaga parang nagka-work na kami, alam na namin yung bawal or yung hindi pwedeng gawin, kaya mas naging magaan po para sa aming dalawa. Naging mas magaan kasi nakita namin lahat. Full details. Yeah. Parang ganun kami dalawa. Wala na. Okay. Test of friendship na to. Ang tanong ko ay para sa female cast lang. The movie talks about women empowerment o yung evolving role ng mga kababaihan sa isang male-dominated society. Sa inyong palagay, kailan dapat na umibabaw ang isang babae o umilalim ang isang babae sa kalalakihan? Unahin muna natin si Ava. Thank you for that wonderful question. Ganun ba dapat entrada natin to? So, para kasi sa akin, siguro sa lahat, kung tutuusin, sa lahat ng problema is mas malakas ang ano ng spirit ng girls kaysa sa boys. Yung tolerance sila, physical or hindi nararamdaman or so whatever. Kasi ang babae, kapag na may inaano yan ng mga problema, may dumating sa kanila, is kaya nila yan isolve. And then, mas madali silang mag-mature. And then, kung kailan naman naiibabaw, depende na ho yun. Kasi may mga, depende naman. Kasi ako, for me, oh my God, yung open ko dito, niya tuloy ako. Huwag ka na mag-drag pang names siguro. Okay lang yan. Ano ko, minsan kasi dominant ako, minsan submissive ako. Pero all over, mas gusto ko talaga umiibabaw. Yes! Thank you po. Yes. Aba Mendez. Chloe. Next, Charlie. Si Chloe yata sa ilalim ang gusto. Ay, hindi ka sure! Hindi ka po sure! Kaya ko pong gawin lahat! Nagawa ko na po lahat sa movie! Di ba ang mga girls, mas ayaw, mas gusto nasa on top kasi yes. May pamahiin po kami. Kapag nasa ilalim kami, nawawalan kami ng puwet. Tama! Kaya exercise! Tama! Di ba totoo? Tapos kailangan naka-on yung ilaw. Take notes. Yun na lang yung nasagot eh. Opo. Yun po, and siguro,
Kailan umiiba? Kailan iiba ba ang babae o kailan iinanay? Wala po. Depende po sa kanila. Pero, siyempre, alam niyo naman po tayo, ano, palaban, di ba? Doon tayo sa iba po lagi. Para di tayo iiwan. Ako po, kung sa aspect po ng life, naniniwala po ako sa equality. Basta kung ano yung tama, yun dapat namang ibabaw. Pero, syempre naman, kung sa ibang bagay po, dapat sa ibabaw lang kami lagi. Oh! See? Majority wins. Ibabaw kami lahat. O reaction ko din. Reaction ni Mark. Pwede ko sumagot. At sa babae lang. Kasi sa amin kasi, mahirap talaga pag sa ilalim ka. Yung parang nalulumos na. Hindi mo ganun ka. Hindi nila alam na talaga nalulumos na kami. Itong mga lalaki na to, ayaw pa naman minsan yung uro lang. Gusto talaga pasok. Reaction ko? Oh, wow. Well, ako, na-big turn na talaga sa akin ang mas dominant ang babae sa para sa akin. So, women empowerment, so, yes, I support. Mas feel mo rin na nasa ibabaw sila. Oo naman, parang kita lahat. Ano yung maipapayo nyo sa mga students na nabibiktima ng harassment sa school? I think this is a question. Pinag-iisipan ko kung aaminin ko or hindi. Kasi nung college ako sa CEU, nag-aral ako ng HRM, and then merong isang prof na major subject ko na nagkagusto sa akin. Meron akong subject sa kanya na baksak ako na hindi ako nag-a-attend kasi that time na yon may depression ako sa family ko. Meron kaming problema sa financial. So, kaya ginagawa ko nung high school ako, nagtatrabaho ako habang nag-aaral ako. So, anong nangyari? May gusto sa akin yung prof. And then, in-offeran ako kung anong pwede kong gawin para makapasa ako. Sa sobrang depress ako, wala na ako sa pag-iisip, pumayag ako dun sa sinasabi niya, once lang. Pero nung naging okay na kami, okay yung relationship namin, ang nangyari, parang gusto umulit, pero ako ayoko na kasi parang ang sakit kasi sa akin yun eh. Up to now, meron pa konti, pero nakakaya ko naman itolerate. Kaya isa din sa dahilan ko ba't ako nagkaroon ng anxiety, depression. Kasi para ako na-rape, kasi wala akong choice. Anong gusto mo, papasa ka, tapos may problema ka sa family mo, para gumaan lang ba yung pakiramdam ko at gumaan din yung pakiramdam ng parents ko na para hindi makita yung card ko na baksa. So wala akong choice. Pinatulan ko muna for once. Tapos after nun, hindi ko na pinayagan, pinasumbong ko na sa dean, tapos na-expel na rin siya. Buhay mo pala. Ay, hindi naman po. Naka-relate naman po ako. So yun po. Ayun yung parang... pagiging tadito, yung nakarelate po ako sa movies, parang ayun, nag-flashback lang konti, pero na-tolerate po, and then nakaya ko naman po yun. Ayun po. Thank you. That was very brave of you, Ava, sobra. Ako kasi sobrang against talaga ako sa harassment and rape, lalo na may kapatid akong babae. And like kay Ava naman, na-experience ko rin. Pero ang teacher ko is babae. Pero ano, din naman, ano, verbally, more verbally, and then she also touched my neck. Parang, ganda ng neck mo ah. Parang, ano to? Di ba? Ito, day job lang. Eh ano din eh, kahit anong klaseng gender siguro, mali yung harassment and rape. Si attack mo, dapat sumagot yan mamaya. Siguro po, hindi kasi ako nakarelate. Hindi ko naranasan. Pero sa akin kasi, pag alam natin na aabuso tayo, matuto tayong lumaban.
Di ba? Alam at babae tayo kasi alam naman natin na hindi ko naman po nilalahat. May mga lalaki na minamaliit ang kakayahanan ng babae. Kaya inaabuso nila. So bilang babae, dapat huwag natin sila i-tolerate. Matuto tayong lumaban. Yeah. Agree. Thank you. Agree. Ako naman, I just mentioned na I've witnessed or I've known of harassment by professors of students, both male and female. And ang advice ko is, first is, speak up, di ba? So that people know about it, tapos huwag matakot talaga, and to seek help. Ako naman po, personally, ilang beses ko na pong na-experience yung harassment. Siguro mapapayo ko po sa mga taong na-harass. Don't doubt yourself. Kung na-feel mong na-harass ka, hindi mo kasalanan yun. At walang maharas kung walang manghaharas sa'yo. So, wag po tayo mag-victim blaming. Go attack. Ano bang tawag nito nung college ako? Mag-i-exam kami, tapos yung kaklase ko, walang pangbayad. Kulang ang pangbayad niya. So, medyo may sobra ako, tinulungan ko siya. Pero, lalaki to ha, pero kasi medyo hindi pa ako masyado maasap ng mga panahon na yun eh. Kaya siya yung nag-offer ng sarili niya. Okay lang yun, hindi harassment yun. Hindi ka naman professor. Hindi naman ako professor, teacher, no, diba? Kasi hirap i-pronounce ang professor. Hindi naman ako teacher. Oo. Tapos, ito na sa harassment kasi gustong-gustong marinig ito ni Maring Leo. Na ano lang ko noon, na trap or na masabi natin na set up ng mga panahon na yun na 5 years ago? Tama. Yes. Pero nilaban ko talaga sa kaso until ngayon, ang desisyon na lang, court order na. So, nasa 99% na ko na talagang panalo at saka yung tao hindi na nagpapakita. Pero kausap siya ng abogado ko noon eh. Ang abogado ni Nila. So may mga pinag-uusapan na. So yun ang maganda sa sinabi ni Chloe na dapat ipaglaban mo talaga lalo na kung inabuso ka. Kasi sa mga panahon ngayon, ano na eh, lalo na hindi naman ako sikat no, pero may ang tao kasi nagte-take advantage lalo na pag showbiz ka. Akala mo pera ka kasi nasa sugalan ka. Oo, pero ang laking lesson din sa akin ng mga panahon na hindi na ako babalik doon. Thank you for sharing. Bakit sa huli, sa last part mo talaga, tinodo yung pag-uubad ni Chloe Barrett? Kasi sa mga first, medyo binibitin mo eh. Pero sa last part talaga, all out na. Medyo inanuan nung tinanggal niya yung kamay, di ba? Kailangan namin bababad pa ron. Pero bakit intentional ba talaga na kailangan dulo lang? Intention talaga yan, pinag-usapan naman ni Chloe. Sabi ko, Chloe will tease natin throughout. Pero sa ending ka ako talaga, gagawin natin yan. So pinag-usapan namin yun. Tuwa nga ako na okay naman sa kay Chloe yan. Why direct? Bakit kailangan sa last part lang talaga? Ikaw sa point of view as director. Actually, I was looking at it from the point of view of an audience. Di ba yung, na kung ako yung audience, mas maganda yung kinatakam-takam ka. Pero sa ending, ibigay. Kesa yung ibigay mo kaagad sa umpisa, pagkatapos, ano pa? Di ba? Wala ka nang... Kung pakita mo kaagad sa umpisa, wala nang... Di ba parang storya rin yan? Kapag binigay mo na lahat sa simula, parang wala nang aabangan. So sabi ko kay Chloe, gawin natin ganito para may aabangan yung audience. Pero kailangan natin ibigay sa dulo. Sabi ko, Chloe, ha? Kailangan to. Sa dulo, ibigay natin kasi aabangan yan kasi hindi natin binibigay. Ayan. Follow up ka ng last na lang. Matagal ba yung scene na yun, Chloe? Gano'ng katagal yung scene mo? Medyo po. Pero masaya naman po. Kung gano'ng katagal ba medyo? Kasi lahat nung eksena na yan, nung lahat ng sayaw-sayaw niya, sunod-sunod yun, kaya parang mahaba. Kasi isang set lang siya, palit-palit lang yung set. Pero yung setup namin pare-pareho, kaya siguro limang sayaw yata hindi naman ni Chloe nun. Sunod-sunod yun. So kailangan talaga malaman na sa dulo meron mas matinding pasap. Oh, yun talaga, ang nangyari din yun, yung pinakahuli namin ginawa. Okay, thank you director, congratulations. Clarification naman, the film basically tackles exploitation. Pero dito sa pelikula, yung bida reacted in a way na, in a violent manner, reacting to the thing.
I would like to think na hindi naman yun yung gusto mong itawid sa audience natin na yun din ang gawin nila kung sakaling malagay sila sa sitwasyon. I mean, just a clarification, Derek. I think sinabi naman din ni Connie, di ba, ni nung character ni Dean LaPiedra, siguro pwede mong sabihin siya yung resonor na huwag mag-iingat ka dahil hindi mo alam, baka mamaya meron ng isa na hindi na dadaan dun sa normal na ginagawa, bigla ka na lang ang may babaril sa'yo o kaya may sasaksak sa'yo. Human nature yan, na kapag naaapi na yung tao at wala na sa tingin nila, wala nang ibang paraan para maka... It could happen yan. It could happen, di ba? I think yun naman yung message. It could happen. Kaya nga sabi nung si Dean LaPiedra, mag-ingat ka. Kasi hindi mo alam kung merong basta na lang ganun ang gagawin sa'yo. Thanks for that, Derek. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you very much. Performances there. Derek, saan ka nahirapang aspect nung... Kasi the film is not predictable, the story, di ba? Kala mo, you thought when she was holding the parang scalpel ba yun? Or what do you call that? Anyway, na something will happen, tragic na. Pero something else happened, di ba? So, in writing the screenplay, saan ka nahirapan in pulling it off, everything, until the end? Nandito yung aking producing partner, sige, alam niya yung nangyari na sinulat yan. Nasulat ko na yung umpisa at saka yung huli. Ah, talaga, nauna yun? Nauna yung umpisa, alam ko na yung umpisa, alam ko yung huli. Yung paano itatawid sa gitna, tapos delayed nga ako sa pagsusulat eh. Susun ka nahirapan sa gitna? Oo, yung paano maja-justify yung ending. Na dadating doon na ang reaction eh, ang sabi mo nga, reaction yun na hindi nyo inaasahan. Yes. Na not predictable pero believable and necessary, yun yung hinahabol namin. Yun yung naging mahirap niya. Sabi nga ni Lou, sabi niya, Direk, ang tagal mo sunatin siya. Sabi ko, oh, tapusin ko na yun in 1 month. Inabot ako ng 2 months. Inabot ako ng 3 months. Kasi sabi ko, ang hirap ng gitna. Ang hirap ng gitna. And even with the character of Marco, kala mo yun yung mangyayari, pero iba rin, di ba? Anyway, congratulations to everyone. Thank you, Leia.